Hi guys! For today's video ay gagawa tayo ng napakasarap na pangmeryenda. Ito nga pala ay isa sa mga paborito ko. Kung interesado ka, panoorin mo ang video na to. Una, gagamit tayo dito ng 2 cups na kahit anong harina. Salain lang muna natin ang harina para mawala yung mga buo-buo nito. Ilagay ang isang kutsara ng baking powder. Gumamit din ako dito ng isang sachet na powder ng gatas. Saka maglagay ng 2 kutsara ng asukal na puti. Haluin lahat ng mga dry ingredients. Sa kasunod na ilagay ang isang piraso na large size ng itlog. Maglagay ng isang kutsara ng mantika. Saka naglagay na rin ako dito ng kunting kurot ng asin. Sa kasunod na ilagay ang 1 cup na tubig. Saka maglagay lang ako dito ng kulay dilaw na food color. Kapag nailagay na natin lahat ng mga ingredients, haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa tuluyan na maging dough. Gagamit lang pala ako dito ng hand mixture. Kung wala kayo nito, pwede nyo masahin gamit lamang ang kamay. At pagkatapos, papahingain lang natin ito ng mga 15 minutes. At pagkatapos, i-massage lang natin ito. Maglagay ng kunting harina para sa ganun maiwasan na dumikit. Saka i-massage lang muna natin ito ng mga ilang minuto. At pagkatapos, binilog ko lang ito ayon sa gusto ko na laki. Lugin lang natin ito gaya ng pagbilog ng ulo ni sayo. At pagkatapos, i-press lang natin ito para lumapad. Grabe naman talaga yon, binilog ka na nga, pinalapad ka pa. Pagkatapos, butasan lang natin ito sa gitna. Saka papahingain lang natin ito ng mga 3 minuto. At pagkatapos, nagpapainit lang ako ng mantika dito sa kawali. Kapag mainit na yung mantika, saka natin ito iprito. Saka lutuin lang natin ito sa mahina na apoy. Para sa ganon, maiwasan na masunog ito. At pagkatapos, saka natin ito babalik na rin. Para sa ganon, yung kabilang side naman ito ang maluto. Kapag luto na nga ang mga ito, tanggalin lang muna natin dito sa kawali. Saka ituloy lang natin sa pagprito yung iba pang mga natira. At pagkatapos natin na maiprito lahat, palamigin lang muna natin ito ng konti. Kapag okay na, gumamit lang ako ng plastic bag. Saka naglagay lang ako dito ng puti na asukal. Nilagay ko na nga dito yung donut. Inalog-alog ko lang ito para sa ganun malagyan lahat ng asukal yung donut. Pwede nga rin kayo gumamit dito ng powder sugar. At pagkatapos natin malagyan lahat ng asukal yung mga donuts, nilagay ko lang ito sa malinis na plato. Pagdating talaga sa donut, ito yung gusto ko, yung malaman. Hindi katulad ng kakilala mo na mahangin. May kakilala ka rin ba na ganun? Kaya naman sa mga mami dyan, pwede na rin itong subukan. Dahil simple lamang yung mga sangkap na ginamit natin dito. Ito yung maganda sa donut kapag malambot at malaman. 1 piraso nga lang ang makain mo dito, siguradong busog ka na. Kapag nasubukan mo ang ganitong luto, sigurado hindi ka na bibili pa. Thank you so much guys for watching!